our channel, mga kahilig, mga katambay. Legacy Pigeons TV, nagbabalik. And for today's video, papakita ko sa inyo yung inadagi natin na dinosaur. Hindi natin alam kung anong klaseng ibon to kasi medyo bata pa. Tsaka, kayo nang humusga. Hindi ko rin alam kung anong ipapakain dito eh. Pero, humingi na tayo ng tulong sa titok. Naniraan kasi yun sa Bicol. Kaya, nakapag-alaga ng iba't ibang klase ng ibon galing sa wild. Pakita ko sa inyo. Yung hindi ka na nakawala. Medyo panga tayo dun ah. Ayan siya mga katambay, mga kailig. Ayan. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon to. May bigote, malaking mata, tapos makapal yung kilay. Ayan ba? Ayan siya, ayan. So anong nangyari, pumasok to sa garahe ng kapitbahay natin na babae. Umaga-umaga, chinat niya ako, tinatanong kung gusto ko daw bang alagaan kasi duguan. Ngayon, ang sugat siya. Mukhang binalik ito ng kusino mang wala sa katinuan. Yan. So gagawin natin, lilinisin natin to, yung sugat niya. Tapos, subukan natin alagaan. Mukhang inakay pa kasi pag binuka niya yung bibig niya, napakalaki pa. Saka hindi pa mukhang full grown, no? Maliit. Hindi pa natin alam kung anong papakain sa kanya. So pag-aaralan muna natin. Yan, dito natin siya ikukulong. Sa single cage ng kapatid ko. So lilinisin muna natin to kasi itong ibon na to eh nagkaroon ng watery droppings. Unang suspecha natin adeno kasi napakapangit ng dumi niya. Pero ginamitan natin siya nung D-Cure at saka ng salbo na produkto ni Mark Franco, yung D-Cure kay Babcat. Yan, buo na yung dumi niya. Ang una talaga, parang tabig-tabig yung tayo na ito. Yan, so recovered na, okay na yung dumi niya. Una suspecha namin eh, nagka-adenovirus to. Buti na lang naagapan. Hindi naman siya nagsusuka. Nakahalo kasi to sa mga flyer ni Jerome. So yung mga flyer natin, nag-uwi yan ng mga virus. Kung hindi nabakunahan yung mga kasama nila sa kulungan, eh tatamaan na tatamaan. Ito hindi nabakunahan to. Kaya nadali. So yan yung importansya ng bakuna. Kapag nagbakuna kayo, idamay nyo na lahat ng kasama ng mga flyer niya. Kung wala kayong budget para bakunahan yung mga breeder, kung nakaiwalay naman, tsaka yung mga stock, okay lang naman. Pero yung lahat ng nasa flyer slope, kung meron kayong isinasakay sa truck, eh dapat mabakunahan din. Ayan, buti na lang, nakaligtas to. Pure Gabi Bandi na Billy. Winner pareho yung magulang sa Germany. Galing kay, siyempre, poging-poging Ronald Francisco. So linisin muna natin to, tapos isasama na natin to sa mga flyer, sa stock pala, sa stock. Tapos ikakabit natin itong ibon na to. Ayan, pagbalik natin, dumumi na naman yung ibon. Ayan, buo na, maganda na yung dumi. So pwede na nga ihalo sa mga ibang stock. So ito siya mga katambay, mga kahilig. Ayan o, ang laki ng bibig niya. Mukhang inakay pa. Ayan o. Kung umanga o. Sobrang laki. Ayan. Nakakatakot, nakakatakot yung bunganga niya. Ayan o. So ayan siya mga katambay, mga kahilig.
Walang hina. So dito natin siya nilagay sa may puno para yung oxygen supply niya eh maganda-ganda. Tatakpan na lang natin para hindi siya ginawin kapag kapag gabi. Pensya, hindi na muna natin siya istorboin para makapagpahinga at makapagpalakas. Sa mga gustong sumabay pala, mag-import ng gamot, chat nyo lang ako, Renz Gomez. I-like nyo na rin yung Legacy Stems Pigeon Supplies tsaka yung Legacy Pigeons TV sa Facebook page natin. Yan, pwede nyo ako i-message sa tatlong account ko. Murang-mura lang yung mga gamot. Papatong lang tayo ng konti para makabawas sa shipping cost. Salamat sa pagtambay. Hanggang sa muli. Bye!